Masama ba ang pagligo sa gabi? Alamin! Baka maalala nyo pa nung bata pa kayo na merong mas malaki pang kasalanan sa pagtulog ng madumi o kaya hindi nakaligo at dinala nyo ang dumi galing sa inyong pang-araw-araw na laro at paaralan sa loob ng inyong bahay. At marahil na ngayong matanda na kayo, lalo na ngayong pandemya, na ini-emphasize talaga ang paghugas ng kamay, hindi talaga tayo makatiis na matulog habang dumidikit pa sa ating muka ang dungis at langis na naiipon natin sa ating araw. At halata naman na hindi kayo nag-iisa sa sentimentong ito. Pero kagaya nung bata pa tayo, marahil din na narinig nyo galing sa inyong mga lolo't lola o kaya galing sa mismo yung magulang na di umanong bawal ang pagligo sa gabi. At ang video natin ngayon ay magtatalakay sa katanungan na ito. Talaga ba na merong katotohanan ang turo nito? Stay tuned until the end to find out all the info you need to know about taking a bath at night. The case for morning showers. Pero bago natin talakayan ang katanungan sa pagliligo sa gabi, kailangan muna nating intindihin kung bakit mas pinopromote ng karamihan sa mga tao ang pagliligo sa umaga. Marahil na ang kilala ninyong high-functioning adults at mga estudyante ay magsasabi sa inyo na sadyang walang mas mabuting paraan para mag-umpisa ng inyong busyng araw kumpara sa pagkuha ng mainit na shower para tanggalin ang magulong bent hair at hugasan ang muta na nakapikit sa inyong mga pagod na mga mata. In fact, sinabi nila na ang mainit na shower ay ang tanging nakakapag-gising sa kanila, apart sa kanilang kape of course. Kaya para sa mga tao na sadyang nahihirapan talaga sa pagising, kagaya ng mga estudyante at mga office workers na tipong nakukuha lamang ng 4 hanggang 5 oras ang tulog, ang pagligo ay isang proseso na makakadulot ng malaking diferensya kaugnay sa kanilang overall alertness sa araw na yon. At ayon kay Dr. Janet K. Kennedy, isang clinical psychologist at sleep expert sa New York, makakapagpalakas ito sa inyong metabolismo sabay sa natural na pagising na nabibigay nito. Pero nagre-rekomenda siya ng mas medyo mas malamig na shower para iwas ang pagtaas sa temperatura ng ating katawan. Positives and negatives of evening showers. Ngayon na pagkatapos nating talakayan ang kaso sa mga morning showers, pwede na nating pumunta sa benefits at detriments ng pagligo sa gabi. First off, ang mga benepisyo. Para sa mga tao na tilang naghihirap matulog dahil sa insomnia, si Dr. Kennedy ay nagre-rekomenda na dapat subukan nating maligo ng 90 minutes bago kayo matulog. Ayon sa kanya, the body naturally cools down as bedtime approaches in sync with the circadian rhythm. Showering artificially raises the temperature again and allows for a faster cool down, which is proven to hasten sleep. Ibig nito sabihin na ang mismong proseso ng pagligo sa gabi ay nagkukomplementa sa ating natural na proseso sa pagtulog. At buti na lang para sa mga kapatid nating walang water heaters o kaya mas gusto nila na malamig na tubig para sa kanilang ligo, mas conducive ito para sa ating pag-inlip. Ang sarap kaya matulog kapag malinis at malamig ang ating katawan. Ang pagligo sa gabi ay isa ding napakamabuting paraan para makapahinga at pakawalan ng muscle tension na nabuo natin sa araw na yon. At syempre, nakakatulong din yan sa ating mahimbing na pagtulog. Pero huwag kayong mag-overdose sa lunas na ito dahil ang pagkuha ng matagal at mainit na shower ay maaari ding makasira sa inyong balat. Ayon kay Dr. Gary Goldberg, isang dermatologist sa New York at professor sa Icahn School of Medicine, nagre-rekomenda siya ng at most 5 hanggang 10 minuto ang inyong pagligo gamit ang malamig na tubig para makaiwas tayo sa pagkatuyo ng ating balat. Pero kapag sadyang natural na oily ang inyong balat at nakababad kayo sa araw, pwede naman kayong tumagal ng konti para siguradong matanggal ang mantika na yon at bumaba ang temperatura ng inyong katawan para mas mabilis ang inyong tulog. Dumagdag din siya na very hot showers tend to take the oil off your skin and tend to irritate it because it opens your pores to dirt. The longer you are in the water, the higher the chance it is going to dry your skin and open your pores. Kaya may maliit na bonus sa pagsunod natin sa advice ni Doc Goldenberg. Ang maikli at malamig na pagligo ay paniwalaan niyo o hindi, mas nakakabuti para sa ating kapaligiran dahil kinukuha nito balik ang tubig na sinasayang natin habang naghihintay tayo sa ating mga low-quality heaters para uminit ng tubig.
Ayon nito kay Mary Ann Dickinson, ang presidente ng Alliance for Water Efficiency, sinabi din niya na there are products on the market to help people time their showers and conserve water. At kahit na hindi natin mapapaliwanag ang mismong physics sa likod nito, isipin nyo na lang na nakakatipid kayo sa kuryente kung maliligo kayo gamit ang malamig na tubig. At habang wala namang tunay na benepisyo para sa ating kapaligiran, ang pagligo sa umaga o sa gabi, merong mga iba't ibang electricity providers, kagaya ng ating NGCP o National Power Grid Corporation of the Philippines, na nagbibigay ng mas mababang rates para sa kuryente sa gabi. At kapag gumagamit tayo ng heater tuwing magligo tayo sa gabi, maaari tayong makatipid ng ating bill sa kuryente. What's the best time to be clean? Ayon kay Doc Goldenberg, para sa karamihan sa atin, wala namang tsak na oras kung kailan dapat tayo maligo, maging sa umaga, sa gabi, o kaya, both. Pero dumagdag siya sa tungkol sa kasabihan na ang pagligo sa gabi ay mas mabuti dahil mananatiling presko ang ating higaan. You're not keeping your sheets as fresh as you think. Humans tend to perspire at night. When you wake up in the morning, there's all the sweat and bacteria from the sheets that transfers to your skin. Kaya kapag may oras kayo, dapat talaga kayong maligo sa umaga pagkatapos ng inyong paggising para tanggalin ang pawis at dumi na tinutulugan mo buong gabi. At syempre, hindi din namin dapat banggitin ang mga viewers natin na medyo intimate sa gabi. Kaya ang daming rason kung bakit dapat maligo kayo sa gabi. Pero tandaan nyo na kapag meron kayong mga allergies o kaya kapag sadyang sensitive masyado ang inyong balat, kailangan nyo bantayan ng mabuti ang kalidad ng inyong tubig. Kagaya kapag hindi masyadong moderno at malinis ang pinagkukunan nito. Why not the best of both worlds? Shower twice a day. At halata naman ang isang posibleng simpleng kompromiso. Hindi mag-shower na lang tayo twice a day. Ayon kay Caroline Butger, isang content marketing manager sa New York, kadalasan siya nag-shower sa umaga. Pero pagbalik niya sa gabi, pagkatapos ng kanyang trabaho, natatandaan pa niyang maligo bago siya matulog. Isa itong desisyon na naimpluwensya ng kanyang ama na tumira sa tropical na bansa natin at may ugaling twice a day ang pagligo. At ayon kay Doc Goldenberg, ang pagligo ng 2 beses isang araw ay hindi naman nakakaperwisyo sa ating anit o scalp. Basta lang ang 2 pag-shower na yon ay mabilis at wala tayong eczema or dermatitis dahil ang pagdagdag ng moisture kapag meron tayong mga sakit kagaya nito ay maaring lumubha kapag sobra ang ating ligo. At kapag kadalasan din kayong pumupunta sa gym o kaya nagja-jogging kayo at gumagawa ng iba't ibang ehersisyo para sa inyong kalusugan, halata naman na kailangan talaga kayong mag-shower bago kayo matulog dahil ang inyong pawis ay naglalaman ng iba't ibang mikrobyo na makakadulot ng acne o dandruff. At syempre naman, para din mawala ang malansang amoy na dala ng pagkapawis. At para naman sa mga anit ligona kumanya na sadyang kampante sa kanilang amoy at hindi pinapawisan dahil may aircon sila, tandaan nyo lang na ang ilan sa mikrobyo na dumidikit sa ating balat ay maaring magdulot ng iba't ibang amoy na maaring mapansin ng ibang tao kahit hindi kayo nakakapansin ito. At kapag nakatira din kayo sa isang apartment building na merong mas marami pa sa 3 palapag, baka gusto nyo din mag-shower na lang sa mga off-peak hours sa kalagitnaan ng araw para maiwasan nyo ang water shortages kapag marami ang gumagamit. For more related videos, feel free to check out our channel description below for more related topics and most useful health tips na siguradong magpapa-increase sa inyong health literacy.